My channel, this is me. So guys, ito napaka-energetic ko for today's video. I'm very, very, very... What? I am very excited to share to you guys this vlog. Kung gusto nyong magkaroon ng ganitong ipon sa inyong savings account, panoorin nyo itong video na to at magbibigay ako ng mga tips sa inyo guys kung paano ko na-achieve ang aking savings money. So, ayun na nga guys, disclaimer lang bago ko ituloy ang video na ito. I just want to share this video to you guys, not to brag or ipagmayabang kung ano yung na-achieve ko sa aking micro savings account. Gusto ko lang kayong ma-inspire and ma-motivate pa na mag-ipon. Lalo na sa panahon ngayon na maraming hindi inaasahang pangyayari, hindi inaasahang gastos. Kahit papano, may mabubunot tayo or may makukuha tayo, hindi tayo umaasa lang sa ayuda, no? Ipon-ipon din pag may time. Nakaipon ako ng almost 50,000 sa aking micro savings account. Siyempre, una, kailangan mag-open ka ng account sa Cebuana loan year. Bakit importanteng mag-open ng account sa Cebuana? Siyempre, doon mo ilalagay yung mga ipon mo, di ba? Bakit nga ba ako sa Cebuana nag-open ng account? I prepare micro savings in Cebuana kasi very convenient siya. Easy access lang siya, napakabilis lang mag-deposit sa Cebuana loan year. Siyempre, pag sa bangko, di ba, nakakahiya namang mag-deposit ng 200 pesos, 100 pesos, pupila ka sa mga banks, tapos yun lang yung ide-deposit mo. Diba? So, pag sa Cebuana kasi very, very, very pangmasa nga sila, like what I said sa aking last video, ayun, hindi ka mahihiyang magbigay ng, mag-deposit ng 200, 100, pag may nagpadala sa inyo, yung butal, pwede nyong ibigay doon, ilagay sa savings. Tsaka kapag mag-open nga kayo ng account, like what I said, konti lang yung pipila pa ninyo. So, sa mga gustong mag-open ng account ng micro savings sa Cebuana, meron akong separate video, i-share ko lang sa description box yung link. Kung gusto nyong malaman kung paano mag-open ng account, nandun din lahat ng requirements, nandun yung mga dapat nyong gawin, yung mga dapat nyong fill upan. Panoorin nyo lang guys para pagpunta nyo sa Cebuana Luillier branches, alam nyo na kung ano yung mga dadalhin nyo. Pagandahan nga sa micro savings account ay meron din naman silang interest rate. So kagaya sa banko, nag-i-interest din yung pera nyo, ang kanila ay 0.30%. Pero ako, nagulat ako kasi para sa akin, ang laki ng interest nila kasi wala pang 1 year. Kasi nung nag-open ako ng account sa micro savings, ang sabi sa akin, annually na magigain ang aking interest. Pero nagulat ako na wala pang 1 year ay nagkakaroon na nga ng interest. Hindi ko rin talaga magets yung computation nila, pero ayun nga, nakakatuwa kasi nagkakaroon ako ng interest. Para naman sa mga nakapag-open na ng account doon sa micro savings, I suggest na mag-download din kayo ng application ng Cebuana, eCebuana app, kasi doon yung mamomonitor yung mga pera ninyo na pumapasok, and then kung meron ka mang wini-withdraw, doon mo mamomonitor time to time kasi nga online access na siya. Ito yung itsura ng application niya para sa mga hindi nakakaalam. Ayan, magsa-sign in ka doon. Yung makikita mo rin doon yung account number mo and kung magkano na nga yung ipon mong pera. At makikita mo din yung history, yung mga transaction history mo. Nandun lahat ng interest na pumasok sa inyo, magkano yung winidraw mo, nandun din po siya. So, mas maganda talaga na ma-download kayo ng eCebuana app. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga branch kasi dun pa lang ma-access mo na siya. So, ito naman yung mga traits na dapat nating ugaliin kapag nag-iipon tayo. So, first thing first, you must have the discipline and determination. Discipline and determination na makuha mo, na ma-achieve mo yung goal, yung ipon goal mo. Disiplina kasi, totoong napakahirap talagang mag-ipon, lalo na sa panahon ngayon na napakaraming nakakaakit na bilihin, napakaraming gastusin. Alam niyo yun, lalo na ngayon, nauso na ang Shopee. Shopee, ang dami, mi, bumili, sa Shopee. Guys, mga millennials, napakamura ng mga bilihin doon.
doon. Napaka-easy access kasi click ka lang ng click. Pag may nakita kang maganda, click ng click. Ganyan. Hindi natin napapansin na nagiging gastos na. Nawawala na yung disiplina, nawawala na yung self-control natin sa paggastos. Ako, ang ginagawa ko kapag nararamdaman ko na parang mapapagastos ako at parang nararamdaman ko na gusto ko nang bumili ng mga bagay na nasa Shopee at na nasa Lazada or nasa Watson. Ayun, para sa mga girls, di ba? Pag napadaan sa Watson, oops. Sira ang ipon. Pero yun nga, kapag ako, ang ginagawa ko kapag nararamdaman ko na parang nawawala naman yung aking disiplina sa paggastos, pumupunta ako sa mga pages kagaya ng Peso Sense, ayan. Nagbabasa ako doon ng mga ipon challenge ng mga nagpo-post doon. So parang ako, hindi ako bibili kasi gusto kong gayahin siya. Gusto kong makaipon rin ng ganun. Tapos maganda rin yung nanonood ako ng mga vlog ni Chinky Tan. So yun, ang dami niyang advices doon na pwede mong gawin para makaipon ka. Siyempre, bukod sa disiplina, ayun nga, determination na makaipon ka, dapat nagbabudget ka rin. Ako kasi, bilang isang empleyado lang rin naman ako, ang aking income ay every 15 days. So, kapag ako ay sumasahod at nahahawakan ko na ang pera, may budget na agad yan, nakaparte-parte na agad yan. Para dito sa pagbigay ko sa bahay namin, para sa aking allowance, at para sa aking panggas. Yes guys, panggas. Para sa mga hindi nakakaalam, ako po ay nagmo-motor lang. Ginagawa mo! Sa mga nakakaalam, ako ay nagmo-motor papasok, diba? Babaeng babae, tas nakamotor. Bago ako pumasok, diba ganito itsura ko? Pero bago ako pumasok, pag makikita nyo, kamukha ko si Mask Rider. Naka-helmet, naka-shirt talaga ako. Kasi, syempre, ingat-ingat din sa pagdadrive. Kaya ako piniling mag-motor kasi kapag ka magpapasok ka sa trabaho, napaka-convenient lang pag naka-motor ka. Bukod sa iwas traffic na, hawak mo pa yung oras mo. Kasi ako, medyo ayun nga, mali sa akin, medyo mabilis talaga ako magpatakbo. Mahilig kasi akong mag-rides, guys. Mahilig akong maggala-gala nung wala pang COVID, panay ako ride sa kung saan-saan. Pero anyways, wala naman yun sa topic na yun. Wala lang, na-share ko lang. Share ko lang din guys ha, yung motor ko nga po pala na yun, ayan. Ayan yung motor ko, si Sebi. May pangalan siya. Alamahal ko yung motor na yan kasi nabili ko lang rin yan galing sa aking ipon. O kasi guys, hindi naman talaga ako mayaman. So lahat naman tayo ay may mga pinag-iipunan. Nabili ko siya, hindi ako marunong mag-motor. Nung saktong nabili ko lang siya, tsaka lang din ako natuto. Gusto kong i-share sa inyo to, maganda rin to para ma-inspire ko. Yung motor ko na yan is nabili ko lang yan galing sa aking ipon. Panood ko sa inyo yung clip. Guys, diba napanood nyo yung clip? Dati kasi hindi pa uso yung micro savings nung nabili ko siya. Siguro, mag isang taon at kalahati na sa akin yung motor na yan. So, sa kagustuhan ko nga talagang makaipon, meron akong pakita ko sa inyo, ayan. Ayan yung alkansya ko noon. Diba? Nakita nyo guys? Siguro ang laman yun is nasa 100,000. Na 100,000 ako dyan sa alkansya challenge ko na yan. Kasi nga, diba, nauso dati yung mga ipon-ipon challenge, yung kapag ka may 500, 1,000, 100 ka, bibilog-bilugan mo siya. So, parang na-inspired ako noon kasi nga madalas ako magbasa ng mga peso cents and makinig kay Chinky Tan. So, yun, na-inspired akong mag-ipon, guys, and nakaipon ako. Kaya ako na-ipon yung aking ipon challenge. Kada sahod ko, guys, sa mindset ko na 5 to 10% ng sahod ko ay ilalagay ko dyan sa aking alkansya. Whether may matira sa akin or wala, basta dapat 5 to 10%. Automatic yun. Pagka-withdraw ko, ilalagay ko na agad siya sa aking alkansya. So, yung matitira sa sahod ko na yun, yun yung pagkakasyahin kong i-budget. Kung walang matira, kung konti lang yung matira, di nga, taste-taste ka muna. Inom-inom ka lang muna ng tubig. Ganyan. So, yun. Talagang pinush ko talaga sa sarili ko na kailangan may mailagay ako sa kada sahod ko. And kung magkakaroon man ng mga bonuses sa trabaho or incentives, yun, nilalagay ko rin siya. Kaya malaki rin ang naitulong nun sa aking pag-iipon. Tapos, guys, nag-business-business din ako nun. Nag-online-online seller din ako. Tapos, nag-reseller din ako sa mga beauty products na ginagamit ko. Kapag may ginagamit kasi, kung mahilig kasi ang gumamit ng mga beauty products, nag-reseller din ako ng Lux White dati kasi gumamit din ako nun, guys.
So, naisip ko na mas matipid kung magiging member ka nila. Nagpa-member din ako nun. And then, yun, nagbebenta din ako. So, yung mga tubo ko, inilalagay ko rin kay Alcansya. Siyempre, hindi lang naman sapat ang pagtatrabaho para makaipon. Kung kaya mo naman, bakit hindi ka mag-online-online selling ka? Kasi sa ngayon, mabenta na talaga yung online selling. Yun, malaki ang naitulong niya para mabili ko ang aking Sevi, my love. So, ayun yung tinatawag na discipline and determination, di ba? Sa aking disiplina na huwag gumasto, sa aking determination na makabili ng motor or makaipon, na-achieve ko siya and tada! I have my own motorcycle at very convenient sa akin. Lalo ngayon, wala tayong transportation. May motor ako, so easy access. So, syempre, tayo, hindi naman tayo pare-peras ng kinikita, hindi tayo pare-peras ng sinasahod. Baka kasi sabihin nyo is, eh, kaya naman yung nakaipon siguro kasi malaki yung sahod niyan kasi 5 to 10% ng sahod niya, ganito kalaki, ganyan-ganyan. FYI lang, no, hindi ganun kalaki yung sahod ko. Pero syempre, yun nga, hindi tayo pare-pareho ng kinikita, hindi tayo pare-parehas ng sinasahod, hindi tayo pare-parehas ng pinagkakagastosan kasi ako wala naman akong pamilya, kayo may pamilya kayo. Eto, para na rin sa mga estudyante at saktuhan lang ang sahod. May advice ko sa inyo, kahit mag-ipon kayo ng 50-50 per day, 50-50 pesos per day sa loob ng isang buwan, meron kang 1.5. Pagka sa loob ng isang taon, meron kang 18,000. O, diba? Ang laki na niya, guys. Hindi na yun masama. 18,000. Tapos, ilalagay mo siya sa micro savings mo. Tumutubo siya. Baka more than 18,000 pa yung makuha niyo. Yun lang naman ay aking suggestion. Ang inyong idadahilan, kasi lagi namang may dahilan kapag mag-iipon. Kesa marami akong gastos, marami akong may binubuhay akong pamilya, marami akong ganyan, ganyan, ganyan. Alam nyo, guys, kahit ano pa man yung dahilan ninyo, kung gusto ninyo, maraming paraan. Di ba nga sabi nila, kung ayaw nyo, maraming dahilan. Kung gusto nyo, maraming paraan. Ano na lang yung gumawa ng paraan para makaipon kayo? Diskartehan nyo yung 50-50 pesos araw-araw. So, ang next na ginawa ko is, in-stop ko lahat ng mga unnecessary gastos ko. Ano nga ba yung mga unnecessary gastos? Sige, bigyan ko kayo ng example. Ang pag-milk tea. Oo, ayan. Nainiti kayo. Para sa mga millennials, di ba? Halos, kahit ako, aminado ako dyan. Guilty ako dyan sa pag-milk tea. Yung tipong mo mamamatay kapag hindi nakapag-milk tea sa loob ng isang araw. Tila yata eh, milk tea na ang dumadali sa kanilang mga katawan. Ano kung natamaan? Hindi, pero yun nga kasi guys, naging addict din ako sa pag-milk tea. In-stop ko yun, guys. Nagtipid talaga ako. Kasi imagine niyo guys, sige, kumpitin ulit natin. Halimbawa, ikaw ay nagmi-milk tea sa nakakadalawang beses kang mag-milk tea sa loob ng isang linggo. Pagpalagay natin na 120 pesos ang milk. Yung 120 pesos na milk tea na yun with pearl and pudding na yun, no, di ba? Kaya 120. Tapos large pa yung size niya, o, di ba? Kadalawang milk tea sa loob ng isang linggo. So, magkano yun, guys? 240 pesos. Times mo yun sa 4 kasi meron tayong 4 weeks sa loob ng isang buwan. Magkano yun? Mga 160. Ngayon yung 160 na yun, ito sa 12 yun kasi sa loob ng isang taon meron tayong 12 months. Magkano na siya? 11,520, guys. Imagine niyo yun, 11,520. Kung naisip niyo na lang na ilagay yun sa inyong micro savings account, eh di tumubo pa yun, nakaipon pa kayo, di ba? Kaya siguro ang yayaman talaga ng mga milk tea owner ngayon, tea shop owner. Ang yayaman talaga niyan, 'di ba? Ang laki. Alam niyo, kahit sa mga maliliit na bagay, pag kinumpute mo, 'di ba? Kahit nga sa pag-iossi, 'di ba? May mga lumabas na computation na diyan, may maiipon ka na. Kaya yung mga unnecessary gastos ninyo, stop nyo muna kung meron talaga kayong goal na makapag-ipon ngayong taon. So, ang next na ginawa ko is be mindful. Be mindful sa pangungutang. Pangungutang. So, ayan, usong-uso na naman yan, nangingiti na naman kayo dahil kayo'y, sabihin nyo, nangungutang kayo. Nangungutang kayo, tapos ipambibili nyo lang din ang luho nyo, di wala, di ba? So, yun guys, dapat iwasan natin ang pangungutang. Hindi yan nakakatulong sa ating pag-unlad, guys. Siguro, sige, sabihin natin, isang advantage ng pangungutang, kapag ikaw ay nangutang, pero yung perang ipinangutang mo ay ipang-business mo lang din. Yun, maganda yun. Yun yung ginagawa ng mga negosyante, naglo-loan sila sa banko, and then ipang-business sila. Kasi nga, mas magandang ipang business kasi pag nag-business ka, may tubo. Pag nangutang ka, may tubo din. Pwedeng yung tinubo mo sa iyong business ay pambayad mo sa utang mo. O, diba?
pareho lang rin kayong tumubo. At least, may income ka pa rin. Hindi ka gaya ng mga karamihan kasi sa atin ay nangungutang lang para ipambili ng luho. Diyos mio, Marimar, walang mangyayari sa inyo, guys. Ang masaklap pa dyan, kapag nangungutang ka, hindi ka nagbayad. O, diba? So, iwasan na lang natin yung mga ganong gawain. Gusto nga nating makapag-ipon, diba? Isa pa, sample ng pangutang, yung credit card. Ayan, isa ko, guilty ako dyan. Iwasan natin ang paswipe-swipe. Wipe. Wipe it down. Wipe. Wipe. Swipe na yan. Kasi, syempre, pag may credit card ka, wala kang hawak na cash. Hindi ka manghihinayang na, ay, wala namang nabawas sa pera ko. Pero hindi mo alam, after a month, ayan na, maniningil na po si Metro Bank, maniningil na po si BDO, ang mga credit card nyo, BPI, ayun kasi mga credit card ko. So, yun guys, iwasan yung gumamit ng credit card. Iwasan yung pumunta sa mall na dala-dala yung credit card ninyo. Kasi, ang daming mga sales lady dyan, aalok sa inyo, oh ma'am, meron po kaming bagong promo, 0% po, in 12 months, wala po kayo babayaran interest, diba? May engganyo ka ngayon, kasi wala ka namang ilalabas na cash eh. Isaswipe mo lang, makakabili ka na. Guilty ako dyan, kasi ginagawa ko yan dati, nung hindi pa ako nag-iipon. Pero, ayun nga, in-stop ko yung mga ganyang gawain, at ayun nga, ay nakaipon ako, ng ting, 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 next naman na mga ginawa ko noon, pag hindi nyo talaga mapigilang bumili ng mga bagay, gusto ninyo, learn to buy pre-loved items. Pre-loved items, yung mga made from UK. UK. Oh guys, ako ha, bumibili ako ng mga ganon. Siguro yung mga ibang friend ko, hindi naniniwala sa akin na yung mga gamit ko is minsan galing sa UK. Yes, may hilig akong magpunta sa mga UK. Sa mga ukay. Kasi, alam nyo guys, ang laki ng natitipid, no? Kapag ka ganun. Kasi ako ah, para kasi sa akin guys, hindi talaga ako ma-branded na tao. Siguro, aminin ko, ma-branded ako sa mga sapatos ko. Yun, bumibili talaga ako ng mga sapatos na medyo may presyo. Kasi, ginagamit ko siya sa pag-workout ko sa gym eh. Palagi ako nag-workout sa gym. Yung workout namin sa gym talaga namang bootcamp. Yung pangmalakasan. Hindi lang yung basta ka mag-weights. Ano, basta malupit dun sa gym ko, shout out ko pala kay Coach Bert yun. Namimiss ko na mag-workout, Coach! Ayun nga, bumibili ako ng medyo mamahaling mga sapatos kasi investment ko yun para sa sarili ko. Kasi nga, ginagamit ko siya palagi sa workout. Pero guys, yung mga damit ko, ito, yung mga ginagamit kong damit, yung mga picture ko sa social media, yung mga suot-suot ako ng mga bikini, made in Taytay lang po yun guys, kasi malapit kami sa Taytay, Changge. Yun, doon ako nag-hauling ng mga damit, 35 to 50 pesos, meron na ako magandang damit doon. Kasi guys, maliit nga yung damit ko, diba? Mabilis akong makahanap ng damit sa Taytay. Hindi ako talaga ma-branded, kahit mga pantalon ko. Ako ay naniniwala na sa nasa nagdadala iyan. Kung ikaw ay magaling magdala ng mga damit, palagay ko mukhang yayamanin ka na rin. Sabi nga ni Chinky Tan, I'm not into passion, I'm into function. Di ba? Ang ganda. Doon tayo sa pagiging wais. Last but not the least is open a bank account. Yes. Napaka-importanting mag-open ng bank account. Sige, kung hindi nyo prepare sa micro savings, then mag-open kayo ng bank account sa mga banko. Bakit kamo napaka-importante ng pag-open ng bank account? Siyempre guys, kapag ang pera ninyo ay hawak nyo lang, lagi lang nasa wallet nyo or nakatago lang sa isang baul ninyo, matitempt kayo guys na gastusin yun eh. Ang iit yung pera ko. So kung meron kang bank account, siguro mas prepare ko yung bank account na walang ATM guys. Or kung kailangan talaga ng ATM guys, ibaon nyo lang siguro sa lupa para hindi muna magastos. Yung tipong meron lang siyang passbook, item kayo kapag kahawak niyo yung mismong pera niyo. Mas maganda kung yung pera niyo ay nasa banko at deposit lang kayo ng deposit. Magugulat kayo na, uy, ganun na pala yung pera ko. Kagaya nang nangyari sa akin, uy, ganun na pala yung pera ko. Ganun! So guys, eto, naipon ko lang tong pera ko sa micro savings in less than 6 months. Ako kasi nga, kagaya nga ng sabi ko sa inyo dun sa dati kong vlog, ako kasi kapag ka meron akong goal, kapag ka meron akong gustong ma-achieve, hindi ko talaga tinitigilan yan hanggat hindi ko nakukuha. Ganun ako guys. Kagaya nito, nitong aking YouTube channel, sobrang thank you nga pala guys. I just want to thank you all guys. Dahil 2 months pa lang akong nag-YouTube. Giniagawa mo! Pero nakakuha na agad ako ng 1,000 subscribers. Happy 1,000 subscribers!
sabi ko sa sarili ko, gusto ko, bago ako mag-birthday ngayon, ay ma-achieve ko na yung 1,000 subscriber. And guys, wala pang birthday ko. Na-achieve ko siya. Maraming thank you sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin at sa mga patuloy na mag-subscribe. Thank you guys. Gagalingan ko pa ang mga walang kakwenta-kwenta kong video. Pero thank you guys ha, sa lahat ng mga nag-subscribe. Ah, guys, back to the topic again. Ang dami ko na lang sinabi. Yun ay aking advice lamang. Yun yung mga sinabi ko sa inyo ay based lang sa aking mga na-experience. Nasa sa inyo pa rin naman guys, walang pilitan to, no? Advice ko lang naman to. Share ko lang rin naman kasi nga natuwa ako na nakita ko sa micro savings ko, uy, mag-50K na ako. Hindi ko siya sinagad na 50,000 kasi nga sayang naman yung interest para makapasok pa. Pero alam ko, magkakaroon ng Cebuana Luwilier na extended na ang pag-iipon sa micro savings kasi maraming nagre-request na bakit 50,000 lang daw ang pwedeng ilagay sa micro savings nila. Kasi nga micro lang, di ba guys? Micro. Alam ko na may plano na ang Cebuana Luwilier na mag more than 50,000 na yung pwedeng ipunin. Alam ko nga, ano na siya, running na siya. Hindi lang yata pan-announce kasi nagkaroon nga ng biglang, alam nyo na, sa COVID. Pero alam ko, pinupush through na nila yan. Para sa mga hindi pa nakakala, magiging bank na po sila, guys. Ako, very trusted ko talaga ang Cebuana Luwilier. Kasi ang gaganda ng mga teller doon. Punta na lang kayo sa mga branches ng Cebuana. Mga personnel doon. Naku, si sexy pa. Pero yun na nga. Basta ako, trusted ako sa Cebuana. Yung pera ko ay talagang 200% na safe guys. May re-recommend ko talaga sa inyo ang pag-o-open ng account sa savings kasi very convenient siya. Yun lang naman ay share ko lang naman sa inyo guys. Nasa sa inyo pa rin yan kung susundin nyo. Pero ako, para sa akin, sundin nyo na lang yung mga sinabi ko kasi wala naman akong sinabing masama. Kung na-offend kayo sa mga words ko, nasa sa inyo na yun. Basta ako, share ko lang yun. Kasi yun yung yun yung mga ginawa ko kaya ako nakaipon sa aking savings. Kung meron pa kayong mga tanong about sa micro savings, spring free akong sagutin, just comment down below yung mga tanong ninyo at mga inquiries nyo or PM nyo ako sa aking Facebook account. Ayan. Just PM me there or mas maganda kung i-comment nyo na lang dito sa YouTube kasi active ako ngayon dito sa YouTube. So, marereplyan ko agad yung mga inquiries nyo about micro savings. Aking sasagutin sa abot ng aking makakaya. So, ayun na nga guys. I hope and I wish na nagustuhan nyo ang video na ito. Kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to click like, subscribe, and click the notification bell para mas updated ka sa mga videos ko. Thank you for watching!